Tinawag po ng pambubuli ni dating Ombudsman Conchita Carpio-Morales yung ginawang pagharang sa kanya ng mga opisyal ng immigration sa Hong Kong International Airport. Ikinwento niya yung pagsalang sa kanya sa 4 na oras na tanungan. Tapos, binawalan pa siyang gumamit ng cellphone at may pinirmahan pa raw sa kanya. Nakatutok si JP Soriano. Bumarap sa media si dating Ombudsman Conchita Carpio-Morales pagbalik niya sa Pilipinas kagabi, matapos siyang hindi papasukin ng Hong Kong. How do you call it if that's not bullying? I think someone came up with the theory that shock and awe daw. Hindi naman ako na si shock, hindi naman ako daw awe. Nabubwisit lang. Kwento ni Morales, pagdating daw nila sa Hong Kong para sana mamasyal, inihiwalay siya sa kanyang pamilya at dinala sa isang silid. Doon siya ininterrogate ng halos 4 na oras at hindi pinagamit ng cellphone. Well, I was detained. Hindi ko nga alam na detention na pala yung... Even with the guarantee of the consulate, ayaw raw nila, kailangan daw talaga bumalik ako. So I kept asking, ano bang reason bakit niyo ako dinidetain? Bakit ayaw niya ako papasukin? Ang sabi nila, immigration reason daw. May pinapipirmahan daw sa kanyang dokumento na nagsasaad na pababalikin na siya ng Pilipinas, pero hindi raw ito agad pinirmahan ni Morales dahil may mga blanko. Kalaunay pinayagan din ng Hong Kong Immigration na makapasok si Morales at ang kanyang pamilya, pero tumanggi na ang dating ombudsman at nagdesisyong bumalik na ng Pilipinas. More of frustration because precisely went to Hong Kong because I promised my grandchildren, who are the children of my son, who passed away almost 4 years ago. I promised them that we would go to Hong Kong and they would go to Disneyland. Paniwala ni Morales, may kaugnayan ang nangyari sa inihain nilang communication sa International Criminal Court laban kay Chinese President Xi Jinping nitong Marso, kaugnay ng umano'y crimes against humanity dahil sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ang Hong Kong ay isang special administrative region ng China. Expected, pero parang it was far-fetched. You know, it could be a possibility, but it was far-fetched kasi Hong Kong nga yan eh. Sa isang text message, sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na wala siyang nakikitang dahilan sa nangyari bukod sa inihain ni Morales sa ICC. Gayunman, karapatan naman daw ng isang bansa na tanggihan ang pagpasok ng mga dayuhan. Sa isang tweet, sinabi ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin na speculative o haka-haka lang ni Morales ang paniniwala niyang may kinalaman na nangyari sa ICC case. Humihingi pa rin ng paglilinaw at paliwanag ang konsulado ng Pilipinas sa Immigration Office ng Hong Kong, kaugnay ng kaso ni Morales. JP Soriano, nakatutok 24 oras.